Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga foreplay na gagawin mo sa partner mo o sa lalaki para mag-aalab, iinit ang kanyang pakiramdam at ikaw ay kanyang pagbibigyan sa mga gusto mong mangyari. Alam mo na, di ba? So, kung interesado kang malaman ang mga foreplay na ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, konting side note or konting explanation. Itong foreplay pala na ito, hindi ito yung foreplay na nasa isip nyo na yung ginagawa agad kapag kayo na ay nasa action or nagkakantunan. Hindi po. Ito yung mga foreplay na gagawin mo kapag yung partner mo or yung lalaki ay nakikita mo, napapansin mo na siya ay wala sa mood or parang wala siyang interest na makipag-ana-ana sa iyo or makipagtantunan sa iyo. Ito yung mga gagawin mong foreplay. So, ibig sabihin, dito pa lang, wala pa kayo sa ama, wala pa kayo sa action. So, mga ito, kapag ginawa mo, siguradong, naku, magigising ang kanyang mga dugo. Yung mga ugat-ugat dyan ay talaga namang mabubuhay. So, ayan po. So, ito, ating aalamin ang mga dapat mong gawing foreplay or pampagana para si partner ay talagang mabubuhay. Magigising ang kanyang natutulog na damdamin. Diba? So, number one, ito, offer him a massage. Alam nyo, kapag napapansin nyo yung partner nyo na talagang parang ano siya, wala sa ayos, mapapansin nyo naman pag wala siya sa mood sa ganyang bagay. So, i-offer mo ang massage. Talagang physical touch yan, physical. So, yung mga kamay mo, gagamitin mo yan. So, better kung meron kang mga oil na gagamitin or mga pampadulas. Yan. So, umpisahan mo yan sa liig, sa likod, lahat. Basta mag-offer ka ng massage yan kasi alam mo yung massage, ang pakiramdam ng lalaki dyan ay sobrang marirelax siya. Unti-unting nabubuhay yung kanyang natutulog na damdamin. Yung pagdikit pa lang ng mga kamay mo sa kanyang balat, yung paghagod mo, paghagod ng mga kamay mo sa kanyang balat ay nag-uumpisa ng magising. Yung kanyang mga ugat, yung dugo niya ay nabubuhay. Nag-circulate na ulit yung dugo. Anong ibig sabihin pag nag-circulate yung dugo? Sigurado yan. Doon sa kanyang pipino ay unting-unting nabubuhay yan. So ayan, ang masahe talagang very important yan kapag gusto mong yung partner mo ay magigising ang kanyang natutulog na damdamin sa kwarto. Kapag ginawa mo yan, 100% na ang patutunguhan yan ay masaya at umaatikabong bakbakan sa kwarto. So, yan po, ang number one. Number two. Eto, yung offer him a dance or ayain mo siyang sumayaw. Ang sayaw na ito, ito yung mga sweet na sayaw. Ang gawin mo kapag ganyan, pipiliin mo yung music na talagang gustong-gusto nyo, yung smooth, yung mellow, nagbibigay ng magandang ambience para sa ganyang mga pagkakataon. Nagiging sexy time ang dating. Napakagandang way para ang lalaki ay unti-unti siyang nabubuhay. Yung kanyang arousal ay biglang umaakyat. Very intimate ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo kasi magkadikit kayo, tapos ang tugtugin, yung surroundings nyo, tahimik, music, yung init ng katawan nyo, yung moment na ganyan talaga very conducive sa antunan kapag ganyan ang ginawa mo. So, kayain mong sumayaw ang partner mo. So, ayan po ang number two. Number three, ito, yung magsuot ka na sexy. Alam ko na encounter niya ito sa aking mga ibang videos or previous videos, pero ito, yung pinaka-effective na gagawin mo at siguradong mabubuhay ang dugo ng partner mo. Magsuot ka ng mga kaakit-akit na damit. O, di ba? Alam mo na kung ano ang mga yan. Yung mga mananipis, yung mga nighties, yung medyo nakikita na or naaaninag na ang iyong masisilang parte ng katawan. O, di ba? Alam mo naman, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi na ang mga lalaki ay mga visual creators. Kaya pag tingin pa lang at ganyan ang kanyang nakita, naku, siguradong biglang magigising yan. Yung kanyang pipino, biglang magkukumiglas yan. Ganyan yan, o, di ba? So, yan. Very effective yan. 99.9% na kapag ganyan ang sinuot mo at nakita ng partner mo, naku po,
Yan talagang biglang mag-anayan, mabubukay ang kanyang natutulog na damdamin. Yung kanyang dugo, biglang magpapump yan, yung kanyang puso. Ah, ganyan yan. Kaya ang pakiramdam niya ay talagang mag-iinit yan. Ah, alam mo na, pag nag-init na yung pakiramdam ng partner mo, alam mo na, baby time, happy time is coming. Oh, di ba? So, ayan. Very effective yan. Gawin mo na. Yan. Ang number 3. Number 4. Ito naman ay similar din sa number 3. Pero ito ay gagawin mo kapag ikaw ay bagong paligo. Oh, di ba? So, ito ang gagawin mo. Pag alam mo na siya ay nakaupo o kung saan man siya, pupunta ka doon. Doon ka magbibihis. Kung nakasuot ka ng robe or tuwalya, huwag mo munang tatanggalin yan. Mag-apply ka ng lotion. Diba? Alam mo, sa mga binti mo, sa hita mo, make sure na nakikita ng partner mo ang ginagawa mo. Diba? Dapat nakikita niya. Kaya doon ka sa malapit sa kanya gagawin yung mga bagay na yan. Dahil dyan, isang uri yan ng panunukso. Ulan ng number 3 ay talagang magigising ulit ang kanyang natutulog na damdamin. Yung pakiramdam niya ay biglang mag-aalam yan. Diba? Paulit-ulit kong sinasabi ng mga visual ang mga lalaki. Kaya kapag nakita niya agad yung ginagawa mo na yan, isang uri yan ng panunukso. At yan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Siguradong hindi siya makapagpigil at ikaw ay tutuluyan na dyan. Ah, diba? So, ayan po. Ang number 4. Number 5. Ito. Medyo mas malupit ito kasi pisikala na ito. Oh, diba? So, kapag ikaw ay ready na, nakaligo ka na, nakabihis ka na ng sexing damit, or, syempre, may balak ka, o diba? So, nagsuot ka ng mga pampaganang mga damit sa paningin ng partner mo, eto na. Lalapitan mo na siya. Ang gagawin mo, kumandong ka na sa kanya. Yan yung literal at pisikalan na gawin mo. Siguradong instant yan na mag-iinit. Nagpabango ka. O diba, yung mga pabango na yan, minsan talagang pag naamoy ng lalaki yan, naku, yan pa lang ay gising na, lalong-lalong na kapag kabisado na niya yung mga pabango na yan. Kapag kayo ay umahantong sa baby time, kapag naamoy na yan, ganyan agad yan. Diba? So, dyan pa lang, pag kumandong ka na dyan, sigurado talagang mapupunta at mapupunta yan sa digmaan, di ba? Bakbakan, salpukan, kumandong ka sa kanya, bubukatin ka na at dadalhin ka na sa langit. Di ba? So, ayan po, ang number 5. 2,000 years later. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today, mga foreplay na dapat mong gawin para si Mr. or si partner ay gaganahan sa'yo sa iyong binabalak, di ba? So, ayan po. Next story time. Don't forget to subscribe.